Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako, si itong si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito, ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng ombudsman. At ang deputy ombudsman, Arthur Carandang, and I think the Qualcomm can invite him, siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, ano po, no? Since hindi naman na siya incumbent, eh pwedeng ma-access yun with the waiver, pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver, puro bluff yan, pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibi. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. Of these accounts, no? So, ito naman pong mga cheque na in-cash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers, checks po yan. Hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Chair. Thank you very much. Sir, I have to respond to it. This guy, President, with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Wala na ba? Hindi, ngayon na. Wala pong ganun. Sir, Chairman. Give you a while. Sampalin ko sa publiko. Sa Chairman. Session suspended. Session suspended. Lulo, masayos. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended.
please avoid calling names. We can conduct this hearing professionally and calmly. So avoid calling names para hindi po tayo magkaroon ng sakitan. Hearing is resumed. Congressman Mogollon. Mr. Chair, may I continue with my interpellations? Mr. Chair, with regard to this case filed and pending before the Department of Justice, I would just like to ask the complainant, former Senator Trillanes, I think it is safe to assume that before you filed the case, you conducted your research. Would that be correct? Yes, Mr. Chairman. Doon pa lang sa Senado, nag-investiga na po kami. At lahat po ng nakalap namin na impormasyon doon, plus yung mga ginamit ng prosecution sa paglilitis ng kaso, yun po ang included. At maliwanag po yun, no? Yun ang pagka-label ko po ng drug lord. That is my assessment po, Mr. Chairman. With all due respect dun sa mga members ng committee, there is no other skirting around the fact. Kasi po, nung sila, maliwanag po dun sa testigo, yung testimonya ng testigo, kinokontrol ang gatekeepers at that time ng mga kontrabando ay si Manscarpio at si Pulong Duterte. At nakalagay po yon on record sa Senate investigations at doon sa court hearings. Then, ito nga po, no? Hindi sila sinama nung final sa kaso by some miracle, ang in-include lang yung mga minor players. Ngayon, yun nga po yung sinasabi ko simulat sa pool. Kasi po, kung talagang seryoso tayo dun sa paglilinis ng ating bayan ng illegal drugs, dapat hahanapin mo yung mastermind. Sino yung pinakang drug lord na nag-import nito? At yun nga po, ang natumbok namin, si Pulong Duterte. In fact, nung Senate hearing, sinabi ko nga na miyembro ng triad si Pulong, at yung proof nun ay yung dragon tattoo sa likod niya, which is the mark of a triad member, and I challenged him. Sabi ko kung pwede siyang ipakita ron, at kahit na dun lang siya sa isang secluded room, at makuha nung sergeant at arms, edi either mapuproof or disapprove. Kung kay proof or disprove. At doon nga po tinanggihan niya, no? It was an opportunity to show the whole country na hindi lang inosente siya, na kundi mali yung aking mga impormasyon. So natumbok na namin yun noon, pero nung final yung kaso, tinanggal po yung anak, si Pulong. Opo. To continue, Mr. Chair. Yeah, last 2 minutes, Congressman Bongalon. Yes, thank you, Mr. Chair. I'll just wrap up my questions. To continue, you conducted that Senate investigation in 2017. And what was the outcome of that investigation? Yun nga po, no? Dahil na-whitewash po nung mga panahon na yon, kasi yung chairman ng committee nun ay kaalyado nito ni Duterte, kaya wala pong nahantungan. Tapos, nung final po sa DOJ yon, yung kaso na yon, dahil nakatingin na po yung buong Pilipinas eh. At nakuha talaga yung 6.4 billion siya po. So, kailangan po may mananagot. Pero ang mga nanagot ay yung mga nasa ibaba lang. May nga pangalan lang nung drug lord na nasa